Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang iyong romantikong buhay ay maaaring makaramdam ng labis ngayong umaga, mahal na Aries, habang ang buwan ng Libra ay nakaharap kay Jupiter. Huwag makonsensya kung kailangan mong umatras mula sa mga panggigipit ng pagiging nasa isang relasyon, lalo na kung matagal ka nang nakatuon sa iyong sarili. Ang isang matamis na koneksyon sa pagitan ng hilang asteroid, Chiron, at Venus ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong ayusin ang iyong mga damdamin tungkol sa pag-ibig. Gayunpaman, dapat mo ring tingnan ang kosmikong klima na ito bilang pahintulot na palakasin ang iyong ego sa pamamagitan ng kaunting inosenteng pang-aakit. Sa kasamaang palad, malalaman ang rocky vibes ngayong gabi, na ginagawa itong isang magandang oras upang humiga sa bahay. Ano ang maaari mong gawin upang matiyak na ginagawa mo ang lahat ng posibleng aksyon sa iyong mga propesyonal na pangako, Aries? Timbangin ang mga potensyal na kalamangan at kahinaan sa ilalim ng unang quarter moon sa Libra ngayon. Bagamat si Luna ay nasa iyong kabaligtaran na tanda, maaari mong maramdaman na ang intelektual na enerhiya ng hangin na ito ay ang kailangan mo upang isaalang-alang ang mga potensyal na makatwirang desisyon para sa iyong mga relasyon sa pagtatrabaho at mga profesional na kaayusan. Ano man ang pipiliin mo, tiyaking ginagamit mo ang balanseng enerhiya ng buwan upang unahin ang katumbasan sa iyong mga profesional na pangako. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka, ngunit kulang ka sa kailanawan. Huwag magpalinlang sa mga reklamo ng mga tao sa paligid mo at huwag tumulong kung hindi nila personal na hiniling sa iyo na gawin ito. Pipilitin ka ng mga huling pangyayari na panindagan ang iyong mga prinsipyo, ngunit maaaring hindi ka magtagumpay sa mismong sandali, kaya manatiling kalmado. Asahan ang material na tagumpay. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Ang mga biyahe ay pabor sa iyo ngayon. Maaaring hindi ka kanais-nais na magulat sa balita na sinusubukan ng isang kaaway na tanggalin ka sa iyong opisina, lalo na kung ikaw ay nakikitungo sa politika. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng oras, siguraduhing ibahagi ang iyong mga bagong ideya sa lugar ng trabaho. Dapat mong asahan ang isang panahon ng kasaganaan na maaalala sa paglutas ng maraming problema. Maaari kang makaranas ng mga mahihirap na oras sa unahan mo, kaya mas mabuting hawakan ang pasensya. Maaring hindi masyadong perpekto ang mga bagay ngayon, maaring mayroong isang dampi ng labis na emosyon at damdamin sa hangin na nagbabantang umapaw sa lahat ng dako sa kaunting pagpukaw. Gumawa ng isang mahalagang pamumuhunan ngayon, mamuhunan sa iyong sarili. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Maging responsable, lalo na ngayon, lucky number, 2 lucky color, orange. Taurus.
Maaring ilabas ng kosmikong claim ang ito ang iyong pagiging perpekto, na nagdudulot sa iyo na suriin ang iyong sarili at posibleng ang mga tao sa paligid mo. Sa kabutihang palad, ang isang matamis na alyansa sa pagitan ng hilang asteroid, Chiron, at Venus ay makakatulong sa iyong makahanap ng katatagan, na magbibigay sa iyo ng pagkakataong mag-ground habang ina-access ang iyong makatwirang panig. Siguraduhin lamang na bigyan ng pahinga ang iyong isip sa oras na ang buwan ay bumuo ng malupit na koneksyon sa araw at Chiron mamaya sa gabi. Sa ganitong paraan o sa ganoong paraan, Taurus, maaaring mag-pop up ang ilang opsyon sa unang quarter moon sa Libra. Habang pabor sa iyo ang balanse, dapat mong isaalang-alang ang susunod na hakbang sa iyong pang-araw-araw na gawain upang mapanatili ang isang mapayapang buhay-trabaho. Maaaring hinihikayat ka ni Luna na isaalang-alang ang iyong mga pagpipilian, lalo na ang mga potensyal na kalamangan at kahinaan ng bawat direksyon na maaaring mong tahakin. Ngunit dapat mong isaalang-alang ang pakikipag-usap sa iyong nasasakupan, koponan, o kliyente kapag tinitingnan ang iyong mga opsyon sa iyong trabaho. Ang pagkuha ng pangalawang opinyon ay hindi kailanman masakit. Unti-unting ibalik ang kumikitang mga relasyon sa iyong mga kasosyo sa negosyo na maaaring nasira mo sa iyong walang pag-iisip na mga aksyon. Ang kailangan mo ngayon higit kailanman ay kalmado at pasensya. Ang ascendancy ay kasama mo kung patatagin mo ang iyong mga relasyon at ang iyong mga pag-unlad. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Baka gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Ang pangako ng kaunlaran ay nakasalalay sa iyong pagiging bukas sa harap ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa kagyat na sandali kailangan mong lutasin ang iyong mga problema, ngunit nalulula ka sa mga emosyon na nagtutulak sa iyong mga iniisip sa ibang direksyon at dapat mo munang makabisado ang mga ito. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. Patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga plano. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng mga outang. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo matugunan ang buhay sa kalagitnaan, lucky number, 2 lucky color, orange. Gemini, magiging sassy at free mood ka ngayon, mahal na Gemini, habang ang buwan ng Libra ay nagbibigay liwanag sa sektor ng iyong chart na namamahala sa kasiyahan, pagkamalikhain, at pagpapahayag ng sarili. Sa kasamaang palad, ang malupit na pagsalungat sa pagitan ni Luna at Jupiter ngayong umaga ay maaaring maging sanhi ng pagkawala mo sa iyong focus at maaaring makita ng iba na ang iyong aura ay medyo sobra. Sa kabutihang palad, ang isang matamis na alyansa sa pagitan ng hilang asteroid na Chiron at Venus ay makakatulong sa iyong ibalik ang iyong imahe hanggat namumuno ka ng may bukas na puso at patuloy na mamuhay ng totoo. Iwasan ang online na pamimili ngayong gabi, o maaari kang magkaroon ng ilang nakakapanghinayang mga pagbili, Gemini. Ano man ang ginagawa mo para sa trabaho, malamang na magagawa mo itong kaaya-aya at maging maganda sa ilalim ng unang quarter moon sa Libra. Ang Venusian vibes ay perpekto para sa pagsisid sa iyong mga talento, kasanayan, at paraan para sa profesional na pagpapahayag ng sarili. Isaalang-alang ang mga potensyal na paraan na maaari mong gawin ang iyong trabaho sa panahon na ito.
Maaari ka ring makipagtulungan sa ibang tao na may komplementaryong estilo at pananaw sa kung ano ang nasa isip mo para sa iyong mga proyekto. Payagan ang mapayapang planetary magbigay ng inspirasyon sa direksyon ng iyong mga ideya. Ang mga hindi inaasahang bagong kontak ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito, ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Ang seryosong pananagutan sa iyong mga obligasyon ay isang garantiya para sa tagumpay. Dahil madalas kang magsalita ng napakabilis, maaaring kailanganin mong bumagal ng kaunti, kung hindi, hindi ka maiintindihan ng mga nasa paligid mo. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang mood. Ang wastong pagsusuri ay tutulong sa iyo na gumawa ng mga tamang conclusion at gawin ang kinakailangang aksyon. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay. Sa lalong madaling panahon ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Huwag matakot na ilagay ang iyong pera sa isang pamumuhunan na sa tingin mo ay karapat-dapat. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Iwasan ang kawalang muwang. Huwag pahintulutan ang mga problema sa iyong lugar ng trabaho dahil sa kakulangan ng pakikipagtulungan sa iyong mga kasamahan. May kakayahan kang maging matagumpay sa iyong sarili kaya gawin mo ito. Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway. Ngayon na ang panahon para maghinay-hinay ka at maging mas matyaga. Maaring nahihirapan kang isaalang-alang kung paano magiging mas mabuti ang mga bagay kung handa kang gumawa ng ilang mga pagsasaayos at suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Iminumungkahi ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binahon ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Ang mga planong ginawa sa yugtong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo, lucky number, 9 lucky color, brown. Cancer, magiging totoo ngayong umaga, mahal na Cancer, ang pagnanais na lumiban sa trabaho pabor na manatili sa kama sa buong araw, habang ang buwan ay humaharap sa malawak na Jupiter. Bagamat maaaring hindi ka nito bigyan ng anumang punto sa iyong mga kasamahan, bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na kumuha ng araw ng kalusugan ng isip kung talagang nangangailangan ka at kayang magpahinga. Samantala, ang isang matamis na koneksyon sa pagitan ng Chiron at Venus ay makakatulong sa iyong paghati-hatiin ang iyong mga iniisip at nararamdaman sa malusog na paraan, na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ayusin at i-proseso ang anumang mga isyo na umuusad sa iyong subconscious. Paano mo mapapamahalaan ang iyong balanse sa trabaho at buhay, Cancer? Habang sumasabog ang unang quarter moon sa Cardinal Libra, na kwadrado ang iyong tanda, maaaring maramdaman mong ngayon na ang oras upang gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong nakagawian upang matiyak ang pagkakatugma sa iyong privado at profesional na buhay. Handa si Luna na manguna, lalo na kung makakatrabaho mo ang isang tao, tulad ng isang kapareha, upang mapanatili ang iyong balanse sa trabaho-buhay. Bukod dito, maaari mong gamitin ang Lunation para gumawa ng checklist ng mga obligasyon upang ayusin ang iyong trabaho sa isang makatarungang paraan. Ang iyong kalooban ay masisira sa lugar ng trabaho, dahil sa mga posibleng pag-aaway at pagpapalitan ng mga nakakasakit na salita. Ngayon ay mas mahusay na panatilihing malamig ang iyong ulo, at gumawa ng isang mas matalinong desisyon sa ibang pagkakataon. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga propesyonal na paraan.
Huwag maging sakam at subukang huwag gastusin ang iyong pera sa pagsusugal, dahil ang swerte ay wala sa iyo at hindi magpaparami ng iyong pananalapi. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Ito ang perpektong oras para magayos ng outang. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Iwanan ang mga maling akala at maging totoo. Lumayo sa mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan at salungatan. Ang stress ay dahil sa pagnanais mong makompleto ang lahat ng iyong mga gawain sa oras. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagpayag na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Ang iyong mga bagong ideya ay maisasakatuparan kung pinahahalagahan mo ang tulong ng iba. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Huwag magpahiram ng pera kung hindi mo ito kayang bayaran. Hindi ka nais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan maging maingat. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi mo na ito isinasaalang-alang. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot, lucky number, 8 lucky color, green. Leo, bagamat mahalaga na panatilihin ang isang lohikal na pag-iisip, maaaring gusto mong suriin ang iyong kasalukuyang pananaw upang matiyak na ang isang pragmatikong disposisyon ay hindi natatabunan ang isang paniniwala sa mystical. Maglaan ng ilang oras upang magnilay at umupo sa kabilang panig ngayong umaga. Sa kabutihang palad, ang isang kapaki-pakinabang na koneksyon sa pagitan ng hilang asteroid, Chiron, at Sweet Venus ay makakatulong sa iyong makuhang muli ang anumang magic na maaaring nawala sa iyo kamakailan. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na makapagpahinga sa pag-iisa habang papasok ang gabi, nang pumasok si Luna sa isang T-square kasama ang araw at Chiron. Ano ang gusto mong sabihin, Leo? Habang sumisikat ang unang quarter moon sa Libra, maaari kang maging mas sosyal kaysa karaniwan sa iyong mga katrabaho at kasamahan. Madaling dadaloy ang mga pag-uusap, lalo na sa loob ng magaan na interpersonal na dynamics ng grupo na nagpapahalaga sa mga aktibong kasanayan sa pakikinig. Dahil maaari mong pakiramdam na ikaw ang facilitator ng mga pakikipag-ugnayan, maaari mong gamitin ang lunasyon para mamajiten, makipag-ayos, at manguna. Maaaring tumulong si Luna sa pagtatanong kung ano ang gusto mo o kailangan mo sa iba, lalo na't makikita mong kapansin-pansin kaakit-akit. Tiyaking ginagamit mo ng matalino ang superpower na ito. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Ikaw ay pagyamanin ng bagong kaalaman na kapaki-pakinabang ay magdadala sa iyo ng malaking pakinabang. Malapit ka nang magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas siguradong hinaharap. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung planado ng maaga. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Para sa mga may malikhaing propesyon, dumating na ang oras upang lumikha ng isang kahangahangang produkto. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad, na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Ang kaunlaran ay nangangailangan sa iyo na maging mataktika at huwag magsalita ng higit sa kung ano ang pinapayagan, lalo na pagdating sa iyong mga bagong ambisyon at ideya. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo.
Ang iyong mga aksyon ay matagumpay at magdadala sa iyo ng bagong pagkilala at mahusay na kita. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing magiging interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Buuin ang iyong mga bagong plano. Isaalang-alang ang iyong mga salita, lucky number, to lucky color, orange. Virgo, ang sansinukob ay maghahanap ng mga paraan para patatagin ang iyong mga pundasyon ngayong umaga, mahal na Virgo, habang ang buwan ng Libra ay pumapasok sa isang malupit na pagsalungat sa malawak na Jupiter. Ang kosmikong klimang ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa anumang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago habang ang cosmos ay nakikipagsabuatan upang baguhin ang iyong landas. Sa kabutihang palad, makakatanggap ka rin ng ilang cosmic na suporta habang ang gilang asteroid, Chiron, ay kumukonekta sa maayos na Venus, na tumutulong sa iyong kumonekta muli sa iyong pinakamataas na landas at responsableng kalikasan. Magpasya na mag-unplug mula sa iyong mga electronic device ngayong gabi kapag ang buwan ay bumubuo ng T-square sa kalangitan, pero ang nasa isip mo habang ang unang quarter moon sa ay nagliliwanag sa kawalan ng hustisya o kawalan ng balanse sa iyo, Virgo, maaari kang maging sensitibo lalo na kapag sinusuri ang iyong mga bagay sa pananalapi sa panahon. Bagamat potensyal na nakaka-stress, maaari kang makinabang mula sa lunar review na ito dahil maaari kang hikayatin itong gumawa ng maingat na pagkilos kapag handa ka ng balansehin ang iyong budget. Maaari pa nga itong tumukoy sa katarungang pinansyal, lalo na kung kailangan mong iwasto ang isang hindi sinasadyang singilin, bayad, o iba pang pagkakamali sa pananalapi. Ang mga paghihirap na nag-aalala sa iyo sa lugar ng trabaho ay dapat lutasin gamit ang naaangkop na pagpapasya sa iyong bahagi. Bagamat maaari mong makita na ang enerhiya ng panahon ay medyo masyadong emosyonal, ito ay magiging mabuti para sa iyo. Maging matyaga at praktikal sa iyong komunikasyon. Kumilos ka lang, ikaw ay nasa landas patungo sa tagumpay. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Marami ang iyong mga gawain, kaya magandang magplano ng matalino. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiya siyang pag-uusap na obligado kang gawin. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiya siyang balita. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at tiyaking nakukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Huwag maging sakim. Sa iyo ang tagumpay, yakapin mo ito. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Maghanda para sa hindi pagkakaunawaan na ikagagalit mo. Posibleng makaharap ka sa mga paghihirap sa pamilya sa susunod na panahon. Ayusin ang iyong pang-araw-araw na gawain sa ibang paraan, kailangan mo ng pagbabago. Itakdang pag-isipang muli ang iyong mga plano para sa mga bagong aktibidad kung itinuturing mong kumikita ang mga ito para sa iyo. Kakailanganin kang maglakbay. Upang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi, huwag mangako sa mga seryosong pangako kung nauugnay ang mga ito sa isang joint venture sa hinaharap. Laging magandang tansyahin ang iyong mga aksyon at ng mga tao sa paligid mo. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan, lucky number, 7 lucky color, gray. Libra, ang mga pangangailangan ng iyong kapareha ay parang isang bigat na hindi maaangat ngayong umaga, mahal na Libra, habang ang buwan ay nakaharap sa malawak na Jupiter. Huwag matakot na humingi ng espasyo sa iyong sinta kung kailangan mo ito, ngunit tandaan na gawin ito ng may habag at biyaya. Ang isang kapakipakinabang na alyansa sa pagitan ng hilang asteroid, Chiron, at Sweet Venus ay magdadala ng kagalingan sa kaluluwa. Gayunpaman, kailangan mong buksan ang iyong puso at yakapin ang iyong napiling espiritual na kasanayan. Ang mga vibes na ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse, ginagawa itong perpektong oras para sa pag-unplug at pagpapakasawa sa ilang seryosong pangangalaga sa sarili. Paano mo gustong makita sa isang profesional na setting, Libra?
Sa unang quarter moon sa iyong tanda ngayon, maaari mong maramdaman ang pagnanasang gumawa ng isang bagay o tumingin sa isang tiyak na paraan upang manindigan bilang isang propesyonal. Maaaring ito ay isang on o offline na pagbabago depende sa iyong trabaho. Gayunpaman, maaaring may ilang pag-aalinlangan tungkol sa kung anong uri ng pagbabago ang gusto mong gawin. Kung napakabigat sa pakiramdam, manalig sa isang kasamahan para sa insight para makadama ka ng tiwala sa sarili sa iyong mga pagbabago pagkatapos marinig ang kanilang feedback. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Sa oras ng panahong ito, malamang na makatagpo ka ng mga hindi naaangkop na tao. Kumilos ka lang, ikaw ay nasa landas patungo sa tagumpay. Ang tapat na pakikipag-usap tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay nang mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung maingat ka sa likod ng manibela. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Mahalagang huwag magpahiram ng pera sa sandaling ito. Mag-ingat na huwag masaktan ng isang tao at huwag ipilit ang iyong opinyon. Maghanda para sa mga mapanlinlang na pagtatangka ng iyong mga dating kasosyo sa negosyo kung nagtatrabaho ka sa isang pribadong negosyo. Maging maingat at huwag magmadali. Sa lalong madaling panahon, ang isang positibong pataas na ikot ay haantong sa mahusay na tagumpay. Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Huwag ibahagi ang iyong mga plano dahil madidismaya ka na ang mga ito ay narinig ng iyong mga kakompetensya. Ayusin ang isang paglalakbay na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Lucky number, 17. Lucky color, navy blue. Scorpio, tandaan na kumilos ng dahan-dahan ngayong umaga, mahal na Scorpio, habang ang buwan ay pumapasok sa isang malupit na pagsalungat kay Jupiter. Maaring tuksohin ka ng kosmikong klimang ito na kumilos ng mabilis at pabigla-bigla. Gayunpaman, ang paggawa nito ay maaaring magresulta sa sobrang pagpapasigla at mga pagkakamali ng propesyonal. Sa kabutihang palad, magkakaroon ka ng pagkakataong maging maayos habang ang umaga ay patuloy na nagbubukas, salamat sa isang matamis na aspeto sa pagitan ng hilang asteroid, Chiron, at Venus. Magplano sa pagputol ng ilang oras para sa pagsisiyasat ng sarili at malalim na pagmumuni-muni habang ang Lady Luna ay pumasok sa isang T-square kasama ang araw at Chiron, na hinihikayat kang pumasok habang nakikipag-usap sa universo. Balansehin ang iyong isip, at ang iba ay susunod sa ilalim ng unang quarter moon. Habang lumilipas ang araw, dapat mong tandaan kung ano ang iyong ginagawa, tingnan ang iyong sarili. Sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari mong kilalanin kung ang iyong stress ay nagiging napakalaki o kapag nakakaramdam ka ng ilang uri ng paraan tungkol sa iyong trabaho. Ito ay magbibigay daan sa iyong umatras upang i-proseso ang iyong mga damdamin upang lumikha ng puwang para sa iyo na tumugon ng naaangkop sa halip na tumugon sa sandaling ito. Ang panloob na kapayapaan ay kinakailangan ngayon. Ang paghahanap ng bagong trabaho sa ngayon ay maaaring hindi matagumpay. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng dagdag na pagpapalakas ng kumpiyansa, na naglalagay sa iyo sa lubos na mood at nakakaakit ng mga tao sa iyo kung kanino ka masaya na makipag-ugnayan at tunay na komportable. Ang iyong mga bagong ideya ay maisasakatuparan kung pinahahalagahan mo ang tulong ng iba. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa,
pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Suriin ang iyong mga hakbang, isipin ang iyong mga aksyon, at iwasan ang maling landas. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo. Ang planetary ay kasama mo kung patatagin mo ang iyong mga relasyon at ang iyong mga pag-unlad. Sa panahong ito, ikaw ay ganap na napapailalim sa iyong mga damdamin na nagdudulot ng panloob na pag-igting. Baka gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Ang iyong pagnanais na harapin ang mga tao sa malapit ay magdadala lamang sa iyo ng pinsala. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Mag-ingat na huwag lumala ang iyong kalagayan sa pananalapi. Ang enerhiya ng planeta ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng pagkakataong magplano ng isang layunin. Iminumungkahin ang pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay tutulong sa iyo sa pagbabagong iyong isinasaalang-alang. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling kawili-wili. Lucky number, 11. Lucky color, peach. Sagittarius, may panganib na magising ka sa maling bahagi ng kama ngayong umaga. Mahal na Sagittarius, habang ang buwan ay nakaharap kay Jupiter, ang iyong planetary ruler. Ang kosmikong klima na ito ay maaaring maglagay sa iyo sa isang partikular na mapanghusgang mood, lalo na kung hindi ka nakakuha ng sapat na tulog kagabi. Iwasang mag-scroll sa iyong mga social media feed, sa halip ay piliin ang muling kumonekta sa iyong kapaligiran. Sa kabutihang palad, ang isang matamis na koneksyon sa pagitan ng hilang asteroid ay makakatulong sa iyo na yakapin ang iyong mahirap na disposisyon hanggat handa kang palayain ang anumang tensyon na natagpuan sa iyo noong unang bahagi ng araw, na buksan ang iyong puso sa pagmamahal sa lahat ng bagay. Sino ang gusto mong makatrabaho? Sagittarius. Asahan ang pakiramdam ng pagiging matalino sa lipunan ngayon sa ilalim ng unang quarter moon. Maaari kang makipag-ugnayan sa iba pang mga kilalang individual at pinuno sa iyong trabaho. Handa si Luna na makipagsosyo sa iyong ngalan, na hinihikayat kang makipagtulungan sa isang komunidad upang higit pang isulong ang iyong landas sa karera. Dagdag pa, hindi mo na kailangang magpasya ngayon dahil hinihikayat ni Luna ang isang maalalahanin, lohikal na diskarte sa iyong mga pangako. Ang kaunlaran ay nangangailangan na maging tactical at hindi masyadong nagsasalita, lalo na ngayon. Kailangan mong harapin ang panahon ng mga paghihirap, kaya patibayin ang iyong sarili ng pasensya. Subukang huwag sundin ang anumang payo na maaaring makapinsala sa iyo lalo na kung ikaw ay nahuhumaling sa taong nagbigay nito. Pinipigilan ka ng emosyon na umayon sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabaygo ng hindi inaasahan. Anumang pagbabago ngayon ay magbabago lamang ng mga bagay para sa mas mahusay, at pagpapabuti ng iyong buhay sa pangkalahatan. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Ang planetary constellation ng cycle ay maaaring magbigay ng isang tusong plano kung saan ang iyong balanse sa bangko ay maaaring biglang umakyat sa mas mataas na antas. Suriin ang iyong mga aksyon at maging mapanuri sa sarili mong mga proseso, layunin, at adhikain. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Ang iyong mga pagkakamali sa lugar ng trabaho, ang inggit ng iyong mga kasamahan, at hindi inaasahang mga hadlang ay maaaring makahadlang sa iyong kapaki-pakinabang na trabaho. Ang enerhiya ng astral ay lumilikha ng tamang mood upang maramdaman mong napakagusto at kailangan mo. Sasamahan ka ng eminence kung napag-isipan at natanto mo ang iyong mga plano ng mag-isa. Hindi ngayon ang oras para sa mahahalagang desisyon, magpakita ng kalmado at pasensya. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo, maaari kang mapilitan na magdahan-dahan at isaalang-alang kung saan talaga patungo ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar.
ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Huwag magplano ng mga biyahe. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Kung mas mapapalawak mo ang lahat ng aspeto ng iyong mental, emosyonal, at pisikal na buhay, mas mabuti. Lucky number, 15. Lucky color, red. Capricorn, maaari kang maging hindi mapakali sa loob ng iyong profesional na landas ngayon, mahal na Capricorn, habang ang buwan ay pumapasok sa isang malupit na pagsalungat sa malawak na Jupiter. Ang mga vibes na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng labis na trabaho at kawalan ng halaga, lalo na kung nagbibigay ka ng emosyonal na suporta sa iyong mga kliyente, kasamahan, at superior. Sa kabutihang palad, ang isang kapaki-pakinabang na koneksyon sa pagitan ng Hilang Asteroid at Venus ay mag-aalok sa iyo ng isang cosmic olive branch, kahit nakakailanganin mong maging komportable na humingi ng tulong sa iba. Yakapin ang konsepto ng pagtutulungan ng magkakasama, at huwag matakot na magtalaga ng mga gawain sa iyong mga kasamahan kung higit pa sa iyong makatarungang bahagi ng trabaho ang dinadala mo. Paano mo maibabalik ang balanse sa iyong career path, Capricorn? Dahil ang unang quarter moon sa Libra ay nagbibigay inspirasyon sa intelektual na pagkilos na nauugnay sa mga partnership, maaari mong pakiramdam na ngayon na ang oras upang ibalik ang pagkakaisa sa pamamagitan ng iyong mga social na koneksyon. Ang bawat profesional na nauugnay sa iyo ay lubos na makakaimpluwensya sa iyong karera, na nagmumungkahi na dapat mong alalahanin kung sino ang pipiliin mong makatrabaho. Dahil pakiramdam ng buwan ay sosyal sa Libra, maaari mong gamitin ang lunar phase na ito anumang oras upang makipag-ugnayan sa iyong mga nasasakupan upang matiyak na ikaw at ang iyong mga asosasyon ay nasa parehong pahina. Magandang ideya na suriin ang mga napagkasunduang tuntunin sa iyong trabaho o negosyo. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaranas ng napakaraming kalungkutan, at hindi gaanong kaligayahan, ngunit ito ay para sa isang maikling panahon. Upang maging matagumpay, kailangan mong maging mas agresibo sa iyong diskarte. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang sa iyo. Ito ay isang magandang oras upang ilagay ang iyong pera sa isang bagay na makabuluhan, isang bagay na makakatulong sa iyo. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Sinasaktan ka ng kasakiman. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao, kaya kailangan mo lamang na maging matyaga at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. Ang iyong sensitivity ay lumalaki. Huwag gumawa ng mga bagong maling hakbang dahil sa iyong pagkagambala, at dahil din sa iyong damdamin at pagkaapurahan, na dulot ng iyong nararapat na pagpuna. Ang lakas ay tama para sa iyo na kumuha ng isang bagong panimula sa isang lumang problema at makakatagpo ka ng tagumpay kapag nakakita ka ng isang bagong solusyon. Kung inaalok ka ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Ang mga impluwensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Tanggapin ng walang pag-aalinlangan ang isang panukala na magdadala sa iyo ng magandang kita. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Lucky number, 3. Lucky color, green.
Aquarius, habang nagpapatuloy ang buwan sa paglalakbay nito sa Libra at sa iyong solar house, mas mararamdaman mong konektado sa puwersa ng buhay sa loob at paligid mo. Sa kasamaang palad, ang isang malupit na pagsalungat sa pagitan ng Luna at Jupiter ngayong umaga ay maaaring maging sanhi ng iyong intuition na magkaroon ng isang pahiwatig, na ginagawang mahalaga na itakmo ang iyong loika. Ang isang kapakipakinabang na koneksyon sa pagitan ng Chiron at Venus ay makakatulong sa iyong muling kumonekta sa iyong ego, na naglalabas ng malusog na kumpiyansa at kailanawan ng isip. Ano ang susunod na hakbang, Aquarius? Sa isip, ikaw ay nasa tamang profesional na landas sa unang quarter moon sa Libra. Ngunit kung nakakaramdam ka ng kawalan ng sigurado sa pamumuno, maaaring hikayatin ka ng lunar phase na isaalang-alang kung paano mo matutugunan ang mga naturang issue. Maaari mo itong gamitin bilang isang pagkakataon upang makipagtulungan sa isang tao o sa pakikipag-ugnayan sa ibang partido na maaaring isulong ang iyong profesional na landas. Naghahanap ka ng kapayapaan sa pakikipagtulungan sa iyong paglalakbay, dapat kang makipagtulungan sa isang taong nagpapahalaga sa iyong pagnanais para sa balanse sa iyong bukasayon. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahinang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Sa lalong madaling panahon ang isang araw ay markahan ang simula ng isang apat na linggong cycle kung saan ikaw ay aani ng mga gantimpala o napagtatanto ang iyong mga pagkabigo. Maging matyaga, anuman ang mangyari sa iyong paligid. Iwasan ang mga bagong kakilala. Ang planetaryong aspeto na nabubuo ay maaaring maghikayat sa iyo na maging mas maluho kaysa sa aktwal mong kayang bayaran, ngunit siguraduhin mayroon ka talagang mga pondo. Suriin ang mga pag-uusap sa mga tao sa paligid mo ng malalim. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyahang balita. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Magiging masaya ka sa mga hindi inaasahang kita. Para sa trabahong natapos na matagal na ang nakalipas na may mahusay na mga resulta iyon ay isang mahusay na pagsusuri ng iyong potensyal na profesional. Ang tagumpay at magandang kapalaran ay tila malapit na. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang, kailangan mong huminahon at maging matyaga. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Magagalit ka sa iyong mga mahal sa buhay dahil maaaring baliwalain nila ang iyong mga ideya at plano. Kalkulahin ang iyong aktwal na mga kita upang maayos mong maipamahagi ang iyong budget. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Masisiyahan ka sa psychologically na pagsusuri sa isang tao sa iyong paligid, para lang malaman mo kung aling mga string ang hahatakin kung kailangan mo ng pabor. Maging payapa sa iyong sarili, lucky number, 2 lucky color, orange. Pisces, ang buwan ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa Libra ngayon, na bumubuo ng isang malupit na pagsalungat sa malawak na Jupiter habang ina-activate ang iyong pangalawa at ikawalong solar house. Ang kosmikong klima na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng maling pamamahala sa iyong mga pananalapi, na ginagawang mahalaga na maiwasan mo ang malaki o peligrosong pamumuhunan. Sa kabutihang palad, ang isang matamis na koneksyon sa pagitan ng hilang asteroid, Chiron, at Venus ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makahanap ng seguridad sa loob, na magbibigay daan sa iyong pahalagahan ang iyong sarili gaano man karaming pera ang naimbak mo. Maglaan ng ilang oras para sa pagkamalikhain ngayong gabi kapag kumonekta si Luna sa araw, na hinihikayat kang ilabas ang artist na nabubuhay sa loob. Hanapin ang iyong kapangyarihan, Pisces. Ang iyong kakayahang gumawa ay ang iyong pinakamahusay na tool sa ilalim ng unang quarter moon sa Libra. Habang nagpapatuloy ka sa lunar cycle na ito na nasa isip ang iyong mga pananalapi, dapat mong isaalang-alang kung ano ang nagkakahalaga ng pagpapanatili bilang isang pamumuhunan sa iyong profesional na pagbabago.
Handa si Luna na magtrabaho para lamang sa mga kaayusan na nagpapahintulot sa iyo na makinabang. Ang mga asset, mapagkukunan, pamumuhunan, at mga pautang na may mahalagang papel sa iyong profesional na kapangyarihan ay dapat bigyang prioridad sa panahon ng lunas yung ito. Sa paggawa nito, mas madarama mong kontrolado mo ang iyong career path. Huwag pumasok sa isang hindi pagkakaunawaan sa sinuman sa lugar ng trabaho. Ang tagumpay ay malapit na. Maaring kailanganin mong maging mas mapagpasensya sa sinumang sumusubok na itulak ang iyong mga hangganan. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakaisa. Ang mga suhestyon para sa tila kapaki-pakinabang na mga pagbabago ay maaaring nauugnay sa mga paghihirap sa hinaharap na hindi kakaaya-aya na sorpresa. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbinsihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Huwag gumastos, na nasisiyahan sa mga kita sa hinaharap, na hindi mo masyadong maaasahan. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Ang dahilan ng mga intriga sa paligid mo ay sa balita ng material na tagumpay na malapit ng matuwa sa iyo. Ang mga impluwensyang celestial ay naglalabas ng ilang malalim na nabaon na damdamin mula sa loob. Ngayon ay isang magandang panahon upang magtanim ng mga binhi para sa tagumpay sa hinaharap, ngunit huwag kalimutang huminto at gantimpalaan ang iyong sarili kung gaano kalayo ang iyong narating. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Maghanda para sa hindi kasiyahang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Umiwas sa hindi pinapayuhan at mapanganib na mga biyahe. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Kung hindi ka maingat, magkakaroon ka ng malubhang pagkalugi sa pananalapi na hindi mo na mababawi sa lalong madaling panahon. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala, lucky number, 5 lucky color, aqua green. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.